yan, for today's video nga guys, ay gagawa na naman tayo ng panibagong flavor ng ating mga bestseller na dream cakes. Ayan, syempre mas maganda kung marami tayong nakahandang bagong iaalok sa ating mga clients para hindi naman sila magsawa guys na sa isang recipe lang or sa isang flavor lang yung ibinibenta natin. Sobrang dali lang itong gawin guys at napakadali lang din ng mga sangkap, kaya tara umpisahan na po natin. Gagawin muna natin yung ating castella cake. Ayan, dito sa ating mixing bowl, ilagay lang natin yung ating oil. Ayan, ininit ko na pala ito sa microwave guys ng 1 minute. Pwede rin po sa stove ng mahinang apoy lang. Then ilagay na rin natin yung ating cake flour. Ayan, sasalain lang natin ito para maiwasan natin yung mga lumps. Katapos natin ilagay yung ating cake flour, i-mix lang natin ito or haluin lang natin siya guys hanggang sa ma-absorb na ng oil yung ating cake flour. Ilagay na rin natin yung ating room temperature na milk. Ayan, full cream milk yung ginamit ko dito guys. Hahaluin lang natin ito ulit. Then sunod na natin ilagay yung ating egg yolks. Ilagay lang natin ito ng tatlong batch para hindi po tayo mahirapan maghalo. Castella cake pala yung pinaka-cake base natin ngayon guys, kaya ganito yung procedure natin. Kasi itong castella cake guys, napaka-light at napaka fluffy niya at hindi rin po siya matamis dahil konti lang yung sugar na nilagay natin sa cake na ito. Dahil marami tayong ilalagay na mga filling, kaya para hindi masyadong ma-overpower yung ating strawberry cake, kaya kailangan balance lang lahat guys. Pero kung hindi kayo masyadong sanay sa ganitong procedure guys, pwede nyo naman gamitin yung ibang recipe natin sa ating mga vanilla chiffon doon sa mga cake tubs na ginawa natin before or doon sa mga previous na videos natin kagaya ng caramel crunch na cake tubs yung ginawa natin nakaraan. Pwede nyo gamitin yung recipe ng ating vanilla cake doon guys, or yung vanilla chiffon natin. Ayan, kapag smooth na siya guys, ilagay na natin yung ating vanilla, then i-mix lang natin ito ulit. Itatabi na muna natin ito guys, or set aside lang muna natin siya. Then gagawin naman natin ngayon yung ating meringue. Ayan, meron tayo dito ng egg whites. Then ilagay lang natin yung ating white vinegar. Pwede rin po yung lemon juice. Ayan, then ibit lang natin ito hanggang sa mag foamy lang siya. Then ayan, kapag foamy na siya guys, ilagay na natin yung ating sugar, pakonte-konte. Konti lang yung sugar content ng cake na ito guys. Dito lang tayo maglagay ng sugar sa meringue, doon sa ating butter mixture. Hindi na tayo naglagay ng sugar doon, kaya hindi siya katamisan guys. Tamang-tama lang yung timpla nito, kaya ito yung gusto kong gawing pinaka-cake base dito sa ating strawberry cake. Sa pagbit naman ng ating meringue guys, dapat hindi siya masyadong stiff fix. Dapat nasa medium fix lang siya guys yung pagkaangat natin. Nakatayo yung pinakapuno ng ating meringue, then yung dulo niya guys, naka-bend pa rin siya, hindi siya nakatayo. Ayan, may konting bend lang siya. Kasi kapag na-overbeat natin yung ating meringue, magiging dry na yung ating cake. Ayan, medyo sensitive kasi itong castella cake guys, kaya dapat medyo maingat tayo dito. Dito lang naman guys sa paggawa ng meringue, yung babantayan natin at saka dun sa pag-bake natin mamaya sa kanya. Pinakamahalaga yung paggawa natin ng meringue guys, dapat magawa natin siya ng maayos kasi hindi po tayo gumamit dito ng baking powder, kasi yung pinakameringue natin yun yung magbibigay ng magandang alsa dito sa ating cake, kaya kailangan tama yung paggawa natin nating meringue dito. Then ayan guys, nakita nyo naglagay ako ng konting portion ng ating meringue dun sa ating butter mixture bago natin siya binuhos dito sa ating natirang meringue para hindi po siya mabigat. Huwag po natin idiretso agad ibuhos yung ating butter mixture dito sa ating meringue kasi babagsak yung ating cake kapag hindi muna natin siya hinaluan ng konting meringue. So ayan lang din po, cut and fold method lang din po yung gagamitin natin dito hanggang sa wala na po tayo nakikita ang mga puti-puti pang meringue. Ayan, or yung mga white part ng ating meringue, pwede na yon. Huwag na natin siyang i-overmix. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Naglagay lang ako dito ng baking paper para hindi po tayo mahirapan magtanggal ng ating cake mamaya. Ito kasi guys, hindi ito kagaya ng ating vanilla chiffon na hindi natin kailangan gumamit ng baking paper. Kasi itong castella cake guys, madali siyang masunog, kaya kailangan natin siya lagyan ng baking paper. At saka dumidikit din siya sa baking pan. Then ayan guys, ito na nga yung nagawa kong mali dito guys. Kasi nakalimutan kong ibaba yung temperature ng ating oven. Kasi gumawa ako ng pizza kahapon. Nakalimutan ko talagang iset ulit yung ating temperature. Kaya ito yung nangyari. Nag-crack yung ibabaw niya. Pero okay lang naman guys, pwede naman natin tanggalin yung ibabaw na part ng ating cake. Kasi yun naman yung ginagawa ko lagi. Tinatanggal ko talaga yung ibabaw na part. Then ayan naman siya guys, okay naman siya. Ayan, napakalambot niya at napaka-moist din ng ating castella cake. Gaya ng sinabi ko kanina guys, dalawa lang yung dapat bantayan natin dito. Yung pag-bake natin, dapat mababang-mababa lang yung temperature natin dito guys. Nasa 150 to 160 degrees Celsius lang yung gagamitin natin dito. Kasi kapag sobrang init,
nandun talaga yung tendency, guys, na magka-crack talaga yung ibabaw ng ating cake, kagaya nung nangyari sa akin dahil nakalimutan kong set ulit yung ating oven. Kaya ako sinasabi sa inyo kasi kapag kayo gumawa, hindi na po mangyayari sa inyo yung nangyari po sa ating pag-bake ng ating cake ngayon. Ayan, nilagay ko na sa cake tubs yung ating mga cake, nakakat na siya rin. Ngayon naman ay gagawin natin yung ating strawberry jam. Napakadali lang nitong gawin, guys. Meron tayo ditong strawberry, then nilagay ko lang siya dito sa ating saucepan. Pakukuluan lang natin ito hanggang sa lumambot na yung ating strawberry at hanggang sa mag-reduce na rin yung sauce niya. Then ayan guys, kapag malapot na siya, pwede na ito at yung malalaman natin yung strawberry natin, kaya na natin siyang i-mash. Then dito gumamit ako dito ng hand blender. Ayan, pwede naman kayong gumamit lang ng yung pang-mash ng potato, guys, or yung kung kaya nyo siyang durugin ng spoon nyo, pwede naman, hindi naman kailangan ng hand blender pa. Then ayan guys, kapag medyo pino na siya, pwede na ito, i-set aside lang muna natin siya. Then gagawin naman natin ngayon yung ating strawberry custard. Dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating egg yolk, yung ating sugar. Then i-mix lang muna natin ito hanggang sa mag-light and fluffy na yung ating egg yolk. Then ayan guys, kapag ka-light na siya, ilagay na natin yung ating susunod na ingredients, yung ating vanilla. Din yung ating cornstarch, ayan. I-mix lang natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating cornstarch or wala natin nakikitang lumps dito sa ating saucepan. Then ilagay na natin ngayon yung ating all-purpose cream. Ito yung brand na ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng ibang brand. Ayan, bali dalawang 1/4 cup yung gagamitin natin dito, guys. I-mix lang natin ito. Then ilagay na rin natin yung ating evaporated milk. Ayan, isang can na malaki at saka isang 1/4 cup yung ginamit natin dito. Ilagay na rin natin yung ating salt para pang balance dito sa tamis ng ating custard. Then i-mix lang muna natin ito lahat bago natin ilagay sa stove. Lulutuin lang natin siya ngayon sa mahinang apoy lang para hindi po siya masunog. Hanggang sa lumapot lang siya, guys. Then wag din po natin tigilan yung paghalo para hindi po magbuo-buo yung ating custard. Then ayun guys, kapag ganito na yung texture niya, malapot na siya, ilagay na natin yung ating butter. Then i-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-melt na yung ating butter. Ready na ito, guys. Aalisin na natin siya ngayon dito sa ating stove. Then, hayaan lang natin siyang lumamig ng mga 1 minute bago natin ilagay yung ating strawberry jam, yung ginawa natin kanina. Bali 1/2 cup. Then, nag-add pa ako ng mga 3 tablespoon dito sa ating custard. Kung wala naman po kayong fresh na strawberry at hindi kayo nakagawa ng homemade na strawberry jam, pwede naman yung nabibili lang sa mga grocery, guys. Meron na mga nabibili ng mga strawberry jam doon. Ayan, pwede nyong gamitin yon. Gumamit pala ako dito, guys, ng strawberry flavoring. Ayan. Ito naman, guys, ay option na lang. Kaya ako gumamit ito kasi nga yung kulay niya, nag-iba yung kulay niya, guys, nung nilagyan ko siya ng strawberry jam. Dahil nga yung egg yolk natin, masyado siyang dilaw or yellow siya masyado, guys. Kaya ganun yung kinalabasan ng kulay niya. Pero yung strawberry flavoring, guys, ay option na lang yun. Pwede na kayo hindi maglagay para hindi na masyadong matamis yung inyong strawberry custard. Ngayon naman, gagawin natin yung strawberry mousse natin. Ayan, Everweep pala yung ginamit ko dito, guys, para makaless tayo ng costing. Kasi kapag medyo branded yung gagamitin natin, konti lang yung tutubuin natin. Then, lagay ko na rin yung ating powder milk. Ayan yung brand na ginamit ko, guys. Kahit anong brand pwede. Then, yung ating powder sugar. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-stiff fix na yung ating whipped cream. Then may natira tayong strawberry jam, guys, yung ginawa natin. Naglagay lang ako dito ng 1/4 cup or 3 tablespoon ng strawberry jam natin. Then i-mix lang natin ito ulit. Medyo nakulangan ako sa kulay, guys, kaya nag-add pa ako dito ng strawberry flavoring ulit. Isang takip lang, guys, konti lang, mga 1/2 teaspoon lang. Pero kung wala naman kayong strawberry flavoring, pwede naman na food color lang na red. Konting red lang, guys, para medyo magkulay pink lang siya. Ayoko kasi damihan yung paglagay ng strawberry jam dito sa ating whipped cream, guys. Kasi yung strawberry custard natin, medyo concentrated na yun or medyo matapang na yung flavor nun. Kaya dapat balance lang yung ating whipped cream, hindi siya masyadong matamis. Parang tama lang, guys, parang ice cream lang siya. Then dito naglagay pa ako dito ng, kasi may natira pa tayo, ito naman ay optional lang. May nilagay ko pa siya ng strawberry jam, konting-konti lang, mga tag 1 teaspoon lang kada isang tub. Then ilagay na rin natin yung ating strawberry custard, yung ginawa natin kanina. Medyo mainit-init pa ito, guys. Kapag lumamig to or na-chilled natin to, magsiset pa ito, guys. Medyo titigas pa siya. Ayan, nakikita nyo ba yung kulay ng ating strawberry custard, guys? Nag-iba siya. Dapat kasi light pink lang yung kulay niya, guys. Parang ganito yung nasa screen. Ito yung una kong ginawa. Kaya yung gagamitin yung egg yolk, guys, yung hindi masyadong dilaw para hindi mag-iba yung kulay niya kapag nilagyan nyo siya ng strawberry jam. Then ito na yung ating strawberry mousse. Ayan, ipapipe na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating strawberry custard. Depende na sa inyo, guys, kung paano yung pagpipe nyo. Nasa inyo naman yun. Kailangan natin siyang gamitan ng piping tip, guys, kasi kapag i-spread lang natin siya dito sa ibabaw ng strawberry custard, kakalat lang yun, guys, kasi
Medyo malambot pa yung strawberry custard natin, mahirapan po tayo. Pero kung medyo malambot naman yung strawberry mousse natin, pwede naman na spread lang natin siya dito sa ibabaw ng ating custard. I-chill nyo muna yung inyong strawberry custard, guys, after nyo siya malagyan ng mga 30 minutes bago nyo siya lagyan ng strawberry mousse. Ganito lang yung paglagay ko ng strawberry mousse. Maganda din kasi siya tingnan, guys, kapag ayan, may konting design siya kapag ginamitan natin siya ng piping tip. Nag-melt lang din pala ako dito, guys, ng white chocolate. Then nilagyan ko lang siya ng konting oil. Then ayan, ito meron tayong dito natirang strawberry jam. Ayan, may para may konting contrast lang yung color niya, guys. May light pink then may red para maganda naman siya tingnan. Then drizzle lang natin dito sa ibabaw ng ating strawberry mousse. Again po, pwede kayong gumamit ng strawberry jam, yung nabibili lang sa mga grocery store, pero medyo matamis kasi yun, guys, kaya i-adjust niyo na lang yung sweetness or yung tamis niya ayon sa inyong panglasa. Then ito i-drizzle na natin ngayon yung ating melted na white chocolate dito sa ibabaw ng ating cake. Dito sa recipe na to, guys, makakagawa tayo dito ng 9 to 10 pieces na tubs dito sa size na ginamit ko. Depende na po yun kung anong size yung gagamitin yung lagayin yung inyong cake. Bali 9 lang yung nagawa ko dito lahat, guys, kasi yung tinanggalan nga natin siya ng ibabaw na part kanina. Pero yun naman, guys, ay option na lang. Pwede nyo hindi tanggalin yun. Pwede nyo siyang durugin na lang, guys, kagaya nung ginawa natin nakaraan. Durugin natin siya, tapos ilagay na natin siya dun sa ating lagayan. Binibenta ko pala ito, guys, ng 150 pesos kada isang tub. Ayan, dun sa 10 pieces na magagawa natin, guys, ayan, makakabenta tayo ng 1,500 pesos. Then yung nagastos ko pala dito, guys, ay 700 pesos lang, kasama na yung oven natin or yung gas natin. Gas oven kasi yung ginagamit ko. Then iles natin yung, guys, bali dun sa 1,500, iles natin yung 700 na nagastos natin. So 1,500 minus 700, so mayroon tayong 800 pesos na kita kada isang recipe. So kung dalawang recipe yung gagawin natin sa isang araw o tatlo, mas higit pa doon yung kikitain natin. So hindi na masamain, guys, kahit lalo na kapag yung mga mami sa nasa bahay lang. At saka pwede naman siya i-stack lang sa chiller, guys. Hindi naman siya nasisira, after 1 week naman siya sa chiller. Pagdating naman sa lasa, guys, hindi kayo mapapahiya. Napakasarap niya at napaka-creamy ng ating strawberry mousse. Then nagbabalance lang din yung medyo maasim-asim na strawberry jam na nilagay natin sa ibabaw. Then yung ating strawberry custard. Sakto lang din yung pagka-tamis niya, yung pagka-creamy niya. Malalasahan din natin yung white chocolate sa ibabaw. Kaya basta perfect lang yung package nila, guys, yung combination nila. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.